Magandang hapon mga kamotor pre. Ngayon, nandito na naman kayo sa aking vlog. Ngayon mga kamotor pre, nandito ko ngayon sa trabaho ko. Ngayon, naka-break time ako. Kain ko lang ng lunch. Pero medyo hapon na kasi medyo maraming customer kanina. Ngayon mga kamotor pre, susulitin ko itong break time kong ito para may share akong knowledge sa inyo about sa ating mga Honda Motorcycle FI. Ngayon mga kamotor pre, ang knowledge na share ko sa inyo about dun sa ating mga sensor. Diba? Kasi yung iba nalilito pag nakita nilang yung ilaw doon sa kanilang panel na kulay dilaw pag nag-blink. Minsan yung iba natataranta na makakala nila siguro sobrang laki na nung sira. Pero yung pala may nag-loose lang or may sensor na damage or nasira. Ngayon mga kamotor pe, ang ituturo ko sa inyo kung paano magbasa ng trouble code or malfunction code dun sa MIL o sa dilaw na sinasabi ko sa inyo na pagkasusin nyo ng MIL na motor natin, ilaw siya. Kapag umilaw siya, seconds, automatic, kailangan mamamatay siya. Pag susin nyo at nag-blink siya, ibig sabihin, may sensor na damage o nag-loose na sakit. Yun yung kailangan i-repair mga kamotor pre. Ngayon mga kamotor pre, umpisan ko nang ituro sa inyo kung paano magbasa nung malfunction code or trouble code doon sa ating MIL. Kasi mga kamotor pre, bawat sensor ng motor natin merong mga malfunction code yan or yung blinks na tinatawag. Tulad nung sa, for example, TP sensor, ang malfunction code niya ay 8. Makikita nyo sa panel natin, sa MIL, magbibilis siya ng 8 na mabibilis. Yun yung tinatawag na trouble code or malfunction code. Ibig sabihin, pag na-trace natin ng 8 blinks, alam na natin agad kung ano yung problema. Hindi tulad na, kasi karaniwan sa iba, mas naniniwala silang mas mahirap i-repair ang mga FI na motor. Pero sa totoo lang mga motor pre, basta marunong ka magbasa nung ating malfunction ko, madali mo nang matitrace kung ano yung sira, kung anong sensor yung may problema. Pero mga motor pre, hindi naman hirap agad bumibigay yung ating mga sensor kasi talagang matitibay naman yan. Yun nga lang, pre, katagalan, bumibigay din kasi parang tao din naman yung ating mga gamit o parts na sobrang matagalan, syempre bumibigay din. Or minsan bagong-bago pa magtatakot tayo at bumibigay, siguro nagkameron lang ng kaunting problema or process sa pag-maintenance ng motor natin kaya bumigay yung piyesang yon. Kaya ang importante talaga mga motor, alagaan nyo sa maintenance yung ating mga motor. Preventive maintenance na tinatawag mga kamotor pre. Ngayon mga kamotor pre, umpisa na natin. Ngayon mga kamotor pre, may nakahanda akong manual dito. Yan mga kamotor pre, pakikita ko sa inyo yung process nung pagbabasa nung ating malfunction code o trouble code. Yan mga kamotor pre, ang nakalagay dito ay yan, the main code of Honda code, the number in front hyphen can be indicate as MIL blinking. Yan, ibig sabihin niya mga kamotor pre, yun nga, pag nagka-problema yung sensor natin, nag-i-indicate siya dun sa malfunction indicator lamp. Kasi ang ECU natin, meron siyang self-diagnose kung saan niyang nahahanap or nare-read yung magiging sira dun sa motor natin. Kung anong sensor yung nagka-problema. The MIL has two types. Yan, dalawang klase daw mga kamotor pre yung two types ng blink. Dalawang klase daw yung blink ng ating MIL. Along blink and short blink. Yan. Isang long blink saka isang short blink. The long blinks blinking lasts for 1.3 seconds. The short blinks, for example, when two long blinks are followed by 5 short blinks. Yon mga kamotor pre, yung dalawang long blinks, ang katumbas pala nun ay 20 agad. 20, tapos nasundan siya ng follow o short blinks na 5, kaya 20
25 blinks and tulong blinks. Ibig sabihin mga kamotor pre, ang equivalent ng 1.3 seconds or long blinks ay 10 counts mga kamotor pre, ay tulong blinks kaya 20, tapos plus 5 short blinks, limang mabibilis, kaya ibig sabihin or ang malfunction code ay 25, for example mga kamotor pre. Mamaya mga kamotor pre, i-actual ko sa inyo, kukunin ko yung motor ko, huhugot ako dun ng sakit na sensor, tapos pagkahugot ko turo kayo magbasa kung paano magbasa ng malfunction code. Sige, mamaya na lang ulit mga kamotor pre. Ngayon mga kamotor pre, ang ipakikita ko sa inyo ay yung data trouble code mga kamotor pre. Yan, dito sa manual natin, may example dito, tulad nito, map sensor, manifold absolute pressure sensor, 1 yung count ng malfunction code niya mga kamotor pre. Ibig sabihin, pag nagka-problema yung ating map sensor, ang magiging resulta, engines operates normally, mga kamotor pre. Mag-ooperate pa rin ng normal yung ating motor. Kasi sensor lang siya sa manifold absolute pressure sensor. Yan, mga kamotor pre. Dito naman sa ating padalwa, ay ECT, engine coolant temperature sensor, 7 blinks siya na mabibilis mga kamotor pre. Symptoms and fail safe function, ang mangyayari sa kanya ay hard start as low temperature. Ibig sabihin mga kamotor pre, mahirap siyang paandarin pag malamig yung motor natin, pag nagka problema yung kanyang ECT. Dito naman mga motor pre, sa 8 counts ng blinks ng ating malfunction code, TP sensor, throttle position sensor, yung kanyang symptoms, 4 engine acceleration. Yan mga motor pre, kalimitang nangyayari sa atin pag nagkaka problema yung TP sensor natin, pag nirib natin, parang nawawala yung power niya. Dito natin mararamdam, halimbawa mga naka 4th gear, 5th gear, yun, doon natin mararamdaman yun, or talagang malala na talaga yung sira ng TP sensor natin, hindi na siya mapaandar, or mahirap na rin paandarin. Ang problema kasi minsan mga kamotor pre, kahit TP sensor yung may problema, or ano, hindi siya nare-read ng, hindi siya nag-i-indicate sa MIL, kung hindi talaga totally shutdown yung kanyang sensor. Anong nangyayari kasi pag acceleration natin, may current pa rin pumapasok, pero hindi sapat yung current na ibinibigay niya kay ECU, kaya nawawala yung kanyang power, pero hindi siya nag-i-indicate doon sa ating MIL kasi meron pa nga current na pumapasok. Yun nga lang, talagang low voltage. Ang sunod mga kamotor pre, IAT, air temperature sensor. Ito mga kamotor pre, engine operates normally pa rin. Kahit na nare-read ng MIL natin yung malfunction code na 9, ibig sabihin mag-o-operates normally pa rin yung ating motor. Pero may epekto, kaso hindi lang ganun kalaki. Kasi ito as a temperature nung hangin na pumapasok dun sa ating throttle body. Yun yung nare-read nung ating IAT sensor. Ibig sabihin, pag medyo malamig yung panahon, need ni ECU iba to kay injector na magdagdag ng kaunting gasolina para para yung mixture ng hangin tsaka ng gasolina magtugma. Ngayon mga kamotor pre, ang sunod dito ay injector. Yan mga kamotor pre, sigurado ko pag ito yung nabasa nyo dun sa MIL nyo na one long blink tapos two short blinks, yan ibig sabihin injector na yun. Engine does not start, injector, fuel pump and ignition coil shutdown, lahat shutdown, fuel pump,
Hindi rin yun, hindi rin tutunog ng ganun kasi konektado siya dito sa injector and ignition coil shutdown. Ngayon mga ka-motor pre, 21 malfunction code, auto sensor. Yan, ito yung makikita nyo sa may tambutsu nyo. Or dun sa may, malapit dun sa head na nasa may ilalim ng ating pinaka-elbow ng tambutsu. Yan yung auto sensor. Ayan, engines operates normally kasi sensor lang siya sa auto o sa exhaust. Ngayon mga ka-motor pre, 21 idle air control valve. Yan yung ang symptoms niya, engine stalls, hard to start, road idling. Ibig sabihin, yung ating idle ay pabago-bago or hindi stable pag nagka-problema yung ating IACB. Tapos yan mga ka-motor pre, sigurado ko hindi nyo na mapapandar ang motor nyo pag ito yung na trouble nyo, yung 33 count blinks. Pero ito 3 long blinks saka 3 short blinks lang yan. Yan, engine stalls, hard to start, road idling, does not hold the self-diagnostic data, does not erase. Yan, hindi raw siya may erase self-diagnosed with ECS connector. Ito daw pala, pag nagka-problema, kahit i-erase mo siya dun sa ECS, dun sa ating connector, sinasaksakan ng DLC, hindi mo siya may erase. Talagang wala na. Palit ka na ng ECU pag ito'y nagka-problema. Sunod, 54. Ang blinks nito ay 5 long blinks saka 4 short blinks, bank angle sensor malfunction. Yan, low voltage, engines operates normally, engine stop function does not operate. Yan, pag ito pala yung nagka-problema sa atin kasi sensor nga siya sa bank angle, kasi yung bank angle natin mga motor pre, ayun yung halimbawa may degree kasi yun, halimbawa nagtaob yung motor, automatic magsha-shutdown yung engine ng motor natin para hindi siya mag-cause ng halimbawa natapon yung gasolina natin na tumulo siya doon sa may ignition, hindi siya mag-cause ng sunog or masunog yung motor natin, kaya safe yung motor natin pag meron tayong bank angle sensor. Yan mga ka-motor pre, ngayon na naituro ko na sa inyo or naipakita ko na sa inyo mga malfunction code natin or trouble code, paki-share naman ng aking video and pa-like na rin and subscribe, tapos papindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload kong video mapanood nyo. Ngayon mga ka-motor pre, may pakikita pa ako sa inyo na malfunction code doon naman sa scooter, kasi yung mga scooter natin meron pa yung yung kasi yung CKP, crankshaft position sensor, may malfunction code yun. Yan, ngayon mga ka-motor pre, may pakikita ko sa inyong manual na MIL blink pattern na may kasamang CKP sensor or crankshaft position sensor na meron lang sa ating mga Honda scooter. Halimbawa, nag-blink siya ng 5 long blinks tapos 2 short blinks tapos ayos siyang umandar. Ibig sabihin, crankshaft position sensor yung may problema sa atin, o baka madumi lang or nag-loose lang yung kanyang wire. Yan, ngayon mga ka-motor pre, tinanggal ko yung kanyang sakit ng sensor ng ECT, engine coolant temperature. Kasi kaya ko tinanggal to, ipakikita ko sa iyo yung example kung paano magbasa ng MIL doon sa ating MIL ng malfunction code mga ka-motor pre. Tama. Buksan siya natin. Tingnan natin mga ka-motor pre, magbi-blink yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun. 7 blink mga ka-motor pre. Hanggat loose yung power natin dito, magbi-blink siya na magbi-blink. 7 blink siya. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Pero pag matagal, long blink, count siya ng 10. Pero siya, 7 mabilis, kaya 7 blink lang siya. Ibig sabihin nun, yun nga, ECT kasi tinanggal siya natin. Ngayon mga ka-motor pre, ito, kahit ibalik natin to, yung trouble code, nadudun pa rin sa ECU yun.
kailangan, halimbawa kung nag-repair kayo ng sensor or nagpalit kayo ng sensor, i-erase nyo yung trouble code sa ECU. Yun, yung pag-erase nun, may vlog ako nun. Hanapin nyo lang doon sa ano ko, YouTube channel ko kung paano mag-erase ng trouble code sa ECU, mga kamotor pre. Ngayon mga kamotor pre, naituro ko na sa inyo kung paano magbasa ng trouble code sa MIL. Paki-like naman and subscribe ang aking YouTube channel and papindot na rin notification bell para sa susunod na upload ko ng video ma-update kayo. Doon, salamat mga kamotor pre.